13, 2015 Kabarangay. Samahan po kami hanggang 3 PM, ang ating first caller. Hello? Yes, hello? Hello po. Nako, medyo malakas ang radyo mo, sir. Kuya, pakihinaan ang radyo, pero salamat sa pagtawag. Hello? Okay, sa pababay pa ngayon, ma. Benhar, anong balita? Wala, di ako tumawag ng dalawang araw. Sige, anong babalita mo ngayon? Hindi ka makakatawag kasi. May trivia. Ano po ba ibig sabihin ng Bertud? Anong mga ba? Apa, sa Tagalog po, anting-anting o agimat. Galing naman sa Spanish word na Bertud, Bertudis. Ang ibig sabihin naman ay Bertud o agandahan ng loob. Sabi nila, hindi tatalab ang anti-anti kapag hindi maganda ang iyong kalooban. Okay, ayos. Salamat. Thank you po. Thank you din. 3337172, punta tayo sa isang direksyon mamaya. Nako. Sa barangay. Dami naghihintay niya. Naghahanap kami ng makakasama sa March 22. Ba, malapit na. Okay, sa Mawa Open Grounds, kasama ang One Direction. Kasama kami tatlo. Sino ba ang mga kadate namin? Hanap tayo. Tutok lang ka, barangay. At ang good news nito, ito na ang clue, hindi po sa landline manggagaling. Hindi sa landline manggagaling. So may chance kung hindi ka sa landline, eh saan pa nga? Alam na nila kung saan yun. Diba? So gamitin ang mga social networking pages nyo, or sites, para maka-1D si Papa Obet, si Mama Emma, at si Papa Kicks. Hello? Hello? Hello, hello po. Yes, anong pangalan mo, ate? Judith po. Si Judith, taga saan ka, Judith? Taga Quezon po. Taga Quezon City? Apo. Okay. Talk to Papa na. Hello? Hello po. Anong problema mo, Judith? Bakit ka napatawag? Papa Miko, paano po ba makalimot? Papa Miko? Sino si Papa Miko? Ate. Sorry, sino yun? Kiko, tsaka Obet, tsaka Mama Emma. O, anong, Papa, paano Kiko, makapagbubon? Sige. Paano po ba makalimot sa taong mahal na mahal mo? Ay, nako, ang hirap ng tanong mo, ano? Sa totoo lang, diretso ay nakita, mahirap yung tanong mo, mahirap ang makalimot. Sabi nga ni Pablo Neruda, loving is so short, forgetting is too long. Talagang, huwag mong tanong kung paano makalimot. Okay? Huwag mo nang itanong kasi mahirapan ka pa. Gawin darating mo na lang yan. Gumising ka kada umaga, gawin ang kailangan mga trabaho, umiyak kung iiyak, tumawa kung nakakatawa. Pag mo naisipin kung paano magbuon, okay lang, hanggang gano'ng katagal, ha? Kaso nga po, kasama ko po siya sa trabaho ko po. Oh. Yun, isang challenge din sa'yo yan, kung lagi nating makikita yung taong mahal natin, kasi yung nararamdaman natin, hinihila tayo sa kanila, di ba? Kaya lang, yung sitwasyon, kailangan nating umalis, tama ba? Tama ba ako? Opo. So, mas challenge siya yan, pero doable, alam mo yun, magagawa. Huwag kang maglalay, yung parang advice ko kanina, tulog, gising, kain, iyak, normal na ginagawa ng isang tao hanggang sa magising ka isang araw. Okay ka na. Okay ka na, no? Pero pero marami pang paraan. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil iba ang paraan mo sa paraan ni Papa Kiko, Papa Obet, at ng ibang tao. Kung ano ka, yun ka. Pero isa lang sigurado rito, ikaw lang din ang magtatanggal ng sarili mo sa ganyang sitwasyon. Wala nang iba. Okay? Ayan mo lang, ate, ha? Thank you. Salamat. Isang problema ito, galing Facebook nung wala ako kahapon, isang mahabang letter, hindi naman makahabaan, pero isang sulat ang ating na-receive mula sa isang texter. Tawag na lang natin siyang JB. Si JB. Isang babae. Iniscan ko na kanina yung kanyang letter. Sabi niya, "Hi, Papa Kiko. Hi, Papa O and Idol Mama Emma. Please, I need some advice from you guys. Almost 5 years na po kami ng boyfriend ko. Tapos nitong lang isang buwan, bigla siyang nagbago. Until napaamin ko rin sa kanya na meron ng iba. Na-fall daw siya kasi naging topakin daw ako masyado. Sobrang sakit po ba na binaliwala niya na ako nung mga nakaraang araw? And worst, handa po siyang iwan ako para dun sa isa. He said hindi na niya ako mahal. Hindi na kami magkakasundo. Mga negative thoughts about sa amin ang sinasabi niya. But then, pinaglaban ko po siya. Hindi ako bumitaw. Sa ngayon, pinili niya po ako pero natatakot pa rin ako kasi nakakonsensya daw siya doon sa isa. May BF din kasi yung babae. Live-in partner sila 11 years. Makipaghiwalay para sana silang dalawa na. Nasasaktan po ako na sa saglit na panahon na naging close sila, hindi o handa nilang sirain yung mga relasyon nila na meron sila. But to cut it short,
Posible bang makapagsimula ulit kami ng boyfriend ko? Hindi po alam kung paano ko makakalimutan yung ginawa niya. At kung paano ko po malalabanan ang mga takot ko na lokohin niya ulit ako. Sobrang depressed ako now, Papa Kiko, Papa Owen, Mama Ems. Please need some words. Thanks for your time. Please don't mention my name. Sana po marinig ko mamaya o ito bukas sa Talk to Papa ang aking problema. Galing kay JB, isang babae. JB. Ipapost ko po ngayon sa Facebook ni Mama Emma. Alam mo, mahirap sa Mama Emma yung dadaan na ni JB, no? JB ba yun? Si JB? Ang mayroong merong boyfriend. Babae siya, babae. May boyfriend siya, iniwalayan niya. Yung 5 years, tama ba? Hirap yun, tapos meron siyang ibang karelasyon. Hindi, ano yan? Bale, nawalan na ng ano, napansin niya, habang tumatagal, hindi na siya pinapansin. Tapos nalaman na lang niya, nalaman na lang niya na meron na palang piniflirt na iba. Yun. Pero ang gusto niyang mangyari is magkaroon na, magsimula ulit. Pero, starting kasi, all over again. Kasi may nangyaring ano siya pa rin yung pinili, pero sa likod ng isip niya, hindi niya na matanggal na meron hinihintay itong taong to. Na iba, di ba? Yung babae rin. May hinihintay din. Gumagawa rin ng paraan para makita yung boyfriend niya. So, ganun. Naging sitwasyon ni JB. Munti ko pa masabing totoong pangalan. Sabi ni JB. So, ano ang kanyang gagawin, kabarangay? Papa Kiko mismo, Mama Emma 971, Papa Obit kay Papa O, ang inyong pwedeng gamitin. Sa akin, pag hindi pa siya handa, huwag muna. Huwag muna niya ituloy. Magpahinga muna siya. Ang alin? Yung relasyon nila nung dalawa nung lalaki. Okay, tigilan niya na. Tigilan na niya kung hindi siya handa at hindi niya kayang tanggapin. Kasi ano naman gagawin natin kung nagbalikan silang dalawa, tapos ganyan ang iisipin natin araw-araw. Lagi tayong mag-aaway, sumbatan, mangyayari. Wala rin, maghihiwalay din. Yan. Ang kanyang pinakatanong, posible ba makapagsimula ulit kami ng boyfriend ko? Hindi ko po alam kung paano ko malilimutan yung ginawa niya at kung paano ko mapalalabanan ng mga takot na lokohin niya ulit ako. So tama ka, yung duda, hindi lang sa boyfriend, sa sarili niya, doon sa mismong relasyon, ito pa ba tayo? Meron pa bang tayo? So, JB, para sa akin, tama na. Okay, tama na. Pahinga ka muna ngayon. Kasi yan ang kailangan minsan. Ang absence sa sitwasyon, minsan nakakapagbigay sa atin ng sagot kapag wala tayo dun sa box. Kapag tinitingnan natin siya sa labas ng kahon, makikita natin ng imperfections ng isang tao, ng isang relasyon, o makikita natin ng mga kailangan gawin kapag wala tayo dun. Pero pag nasa loob tayo, hindi natin makikita yung mas malawak na sitwasyon, mas mahihirapan tayo. So, for me, take a break sa iyong sarili at sa iyong relasyon. Hayaan mo muna yung boyfriend mo makapag-isip para sa kanya at kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Kaya yun ang advice ko sa iyo, JB. Yeah. Alright. 333-7172. Hello? Hello? Hello, Papa Kiko, Papa Obet, Mama Ima. Hi. Sino to? Tawagin niyo na lang po ako, ate. Ate. Kalamigaya. Ate, ano problema? Ang creative mo. Alam ka naman tawagin ka namin kuya. Gusto mo kuya na lang. No? Ate, talk to Papa na. Yung problema kung ilalapit sa inyo. Kasi 28 na ako sa amo ko. 28 years na po. Wow, okay, tagal na. Since 1985. Saan po, nagkakaproblema po ngayon. Wala noong January. Kasi po yung manugang niya, parang ano, binabastos na ako. Binabastos ka na. Yun ang problema ko kasi hindi ako nagsisinungaling sa amo ko, tapat ako sa kanya. Kaso nahahalata niya ngayon na lagi akong malungkot kasi nga po hindi ko masabi. Ayun, di ba sabi mo hindi kasinungaling, lagi kang tapat sa amo mo? Sabihin mo na, ate. Kasi ayoko yung magkasamaan sila ng loob. Nako, kung ayaw mong magkasamaan sila ng loob, ikaw ang mong problema. Talaga ikaw magdadala niyan. Papa Kiko. Mm-hmm. Kasi nakaasala yung anak ko dito. Isang taon pa lang ho, matatapos na siya sa college. Nakaano yung pagpapasok ng anak ko. Ganun naman mangyayari, ate. Titiisin mo. Huwag ka magreklamo. Kasi ayaw mong magsalita eh. Ay, ano po, yun lang po. Yun po ang gagawin ko. So parang naguguluhan ka kung ano yung pipiliin mo, kung magsasabi ka o hindi, dahil nga syempre
nangingibabaw sa iyo ang utang na loob dito sa mga kasama mo for 28 years sa mga tala. Mayroong, ano bang ginawa sa iyo? Paano kang binastos ano ng mga to? Pag umaga po, ano yung bang hinahawakan ako sa... Sino ang gumagawa nito? Yung po, yung lalaki po. Asawa niya? Manugang niya? Ano niya? Apo, manugang po. Ilan taon na yon? Ano ba yun? May edad na? Ano po? Mga siguro 45. 45? Oh. May edad na rin. Opo. Yung balo na po yung amo ko, babae. Bago mamatay po yung amo kong lalaki, pinagbili na wag ko muna daw iwanan. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang po, yung panganay ko po, sila pong nagastos sa amin dalawa, pero namatay po, mahigit 100,000 po yung ginastos. Mm-hmm. Kaya po, hindi ko alam eh kung paano ko pong sasabihin. Sino yung ka-close mo dyan ate na lagi mong kausap? Yung pong amo kong babae. Yung amo mo talagang babae. O doon mo sabihin sa kanya, huwag kang mahiya. Nakakatawag lang po ako. Wala kasi po siya ngayon. Kasama ko lang yung alaga kong anak nung lalaking yun. Mm-hmm. Na 2 years old. So anong gagawin mo? Ayun pong hihingi po ako sa inyo ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ba pong maganda. Okay. Sabihin mo, diretso. Okay. Lang yun. Pero sana siguro dyan, 28 years na ate, di ba? Alam mo, ate, 28 years ka na dyan, talaga naman nasaksihan mo na, hindi naman lagi ganito ang sitwasyon, pabago-bago talaga. So, nakakalungkot minsan na ayaw man natin, pero may mga sitwasyon na kailangan magbago. Dahil nung 28 years ago, iba rin yung amo mo, maaaring sila pa rin hanggang ngayon, pero siyempre tumatanda sila, nagkakaroon ibang priorities, tumatanda rin yung mga batang dati bata. Sila na ngayon itong mga pinoproblema. Yung mga anak na nila po inaalagaan ko. Yun nga eh. So magkaiba na talaga siya. So hindi naman sa natanggalan ka ng loob, ano? Kaya lang, tanggapin mo na nagbabago talaga yung panahon. Kahit isang bahay ang pinagsisilbihan mo, tumatanda ang tao, nag-iiba na yung pakikitunguhan mo, iba-iba na rin ang ugali kahit isang pamilya yan. Apo. So, kailangan pa ng mahabang pasensya, kausapin, tama sila, kausapin mo yung mga makakausap lang, yung mga maniniwala sa'yo ang kausapin mo, yung hindi, sabi mo sa kanila, and then hindi naman kailangan nakipag-awar or labanan sila. Lawakan mo pa yung pangunawa mo. Huwag kang mag-alala, na-appreciate nila yung 28 years na yon, ha? Baka feeling mo kasi hindi ka na na-appreciate eh, minsan ganun. Baka feeling mo na neglected ka na, alam mo yan? Hmm. So, huwag kang mag-alala. Alam ng lahat ng mga tao dyan sa bahay na yan na si ate ay part na ng pamilyang to for 3 decades. Almost, di ba? Opo. So, huwag kang mag-alala. Baka appreciation lang ang hinahanap mo. Hindi mo man makuha sa kanila. Alam ng mga tao dyan na importante ka. Mm-hmm. Opo. Okay? Yun lang po yung ginagawa po niya talaga. Hindi ko, kasi po, mula po nung 28 years ako dito, talagang 4 o'clock ko na gumigising kasi tatlo po yung sasakyan nililinis ko. Mm-hmm. Tapos po, madami na yun para pumaga ko matapos. Mm-hmm. Ganun na po yung araw-araw ko nang ginawa. Okay. Umiwas ka ate kung di mo kayang sabihin. Umiwas ka. Opo. Kapag alam mo na andyan na at may iwan kayong dalawa, umalis ka, umiwas ka. Sige po. Ayos. So, lakas ang loob mo, te. Trabaho ko pa rin. Tuloy-tuloy. Hanap ka ng ibang buhay mo, ha? Huwag lang dyan sa pamilyang yan. Sige po. Salamat. Sige. Magpakasaya ka sa ibang circle of friends mo. Sarili mong pamilya. Labas-labas din. Ganyan. Okay. Ayos ka, barangay. Sabi ni JB, isang babae, meron po akong boyfriend for almost 5 years. At ano nga daw yon? Tapos nito lang isang buwan, bigla siyang nagbago. Yan ang paaminin, may iba dahil topakin daw ako. And worse, handa po siyang iwan ako para dun sa isa. Meron ding iba yung babae, pero iiwan din. Mga negative thoughts na lang sinasabi niya. But then pinaglaban po siya sa kami ngayon, pero takot na po ako magtiwala sa kanya. Yan ang problema ni JB. Si ate naman, ano ba ang pakaramdam ng 3 decades ng kasambahay? And then biglang magbabago at sinusumbatan na siya ng iba tao. Dapat yung super, ano na, di ba? At super close na yun pag 28 years. May loyal, pamilya na ang turing talaga niya. Hindi mo naman bigyan ng loyalty award, di ba? Yung hiya-hiya, wala nang hiya-hiya. Oo, dapat sabihin, kung ako sa kanya, at may karapatan naman siya, may boses siya, sabihin niya kung anong ginagawa sa kanya. At kung hindi siya iintindihin, di magpaalam siya. Diba? Hindi naman sa utang na loob, pero pinagkatrabauhan mo rin yun. Oo. Diba? Tama yan. Sabihin, dapat may boses ka na dyan. Dapat kilala nga muna nga sila for 28 years.
di ba? Alam mo na kung sino yung nakikinig, alam mo na kung sino ang mataray, pero eh, sino madaling kausap. Okay, oras na rin 12:26. Tugstugan tayo ang ating song atin sa atin, ha? Max Menthol Candy. Basta menthol, do it to the max. Babalik po ang Talk to Papa. Ako po si Papa Kiko. Ako po si Papa Obet. Kasama pa rin si Mama Emma. Sa barangay.